ganda nito, guys, no? Sa pagkagising ko, parang hindi maganda yung skin ko talaga. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Gain. And in this video, isi-share ko sa inyo ngayon yung tinitake kong collagen. Ito siya, guys. Ito yung packaging niya. Plastic siya, parang pouch na resealable ito. And yung loob niya is white. White, na walang amoy. Wala siyang amoy. So, nilagyan ko na siya ng kutsara sa loob para diretso na yung pag-scoop ko lagi. Wala kasi siyang scoop. Nasa likod yung expiration date niya. Tapos, Japanese kasi, hindi ko mabasa. Pwede kayo mag-download ng Google Translate para itatapos nyo lang yung camera ninyo doon. Mababasa ninyo siya. And punta tayo sa ingredients nito. Ano ba ingredients niya? Meron siyang collagen na 60,000 milligrams. Placenta extract na 1,500 milligrams. Meron din siyang proteoglycan extract na 3 milligrams. And vitamin C na 60 milligrams. Ang taas ng collagen niya. And hindi lang collagen ang meron sa kanya. Placenta rin na meron na 1,500 milligrams. Itong Orihiro, meron din siyang isang klase, yung kulay white-pink na package niya. Meron yung hyaluronic acid, tapos yung collagen niya is 11,000 milligrams. Mas mababa nga lang kesa dito, mas mataas to. Ang ganda, diba guys? Kasi nga, nagsama yung collagen at saka yung placenta na alam natin pampabata siya. Maganda yun para sa mga nagkakaedad tulad ko na kailangan talaga may placenta at collagen na sa katawan para maitago natin yung mga edad natin, ganun, di ba? And wag natin hintayin, guys, na umedad tayo ng mga 40, ganun, bago mag-take ng mga supplements na yan, kagaya ng collagen at saka placenta, para kahit papano, yung skin natin, hindi halata, hindi magsag, hindi magkulubot yung ganyan, mga wrinkles, para matulungan tayo na maging healthy rin, di ba? Kasi sabi, kapag umedad ka ng 20, nababawasan na yung collagen production mo sa katawan. So, wag mo nang hintayin na mas umedad ka pa para uminom ng mga supplements, di ba? Mas maganda yung mas maaga para, yun nga, may tago yung mga, ano natin, yung mga edad. Tsaka guys, iwasan natin yung pag-inom ng alcohol madalas, tsaka yung paninigarilyo, tsaka yung maarawan tayo. Kasi ayun daw pala yung nagko-cause para mas bumaba yung collagen production ng katawan natin. And sabi, ang proper dosage daw ng pag-take ng collagen ay nasa 2.5 to 15 grams a day. Ayun daw yung safe and effective. Huwag bababa kasi hindi naman e-effect. And huwag masyadong tataas kasi baka hindi na safe, masobrahan ka naman, diba? Doon lang tayo sa recommended. Kung ano yung mga tinitake natin, susunod lang tayo para safe. Doon tayo sa safe. And guys, nabili ko pala siya ng online. 800 pesos lang. Ang mura kasi nga, sale siya noon eh. Tapos, meet up lang kami kasi dito lang din siya banda. Pero meron naman sa Shopee. Tapos, basta ingat lang din kasi baka expired na yung mabili nyo o kaya fake. Ewan ko kung parang wala namang fake nito eh, diba? Basta check nyo yung review para malaman nyo kung legit ba yung yung product at saka yung seller, di ba? Para hindi tayo maloko. And guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya inumin. Bale, meron na ako nilagay na kutsara dito eh. Ayan. Kuha ko na. Bale, ito siya. One scoop. Teaspoon lang to eh. Ayan, mga ganito kadami. Lagay natin sa... Ito meron akong juice. Konti lang. Yan. Tapos halo natin. Yan guys. Medyo may buo siya. Pero haluin nyo lang. Pero kapag sa kape, kapag mainit na siya inilagay, madali siyang matunaw. Yan guys. Inumin na natin. Isang beses lang to ha, na iinumin, hindi yung iiwan mo ganyan, i-ref mo.
wala naman siyang lasa. Pero kapag madalas kasi morning ko siya iniinom sa kape, parang may aftertaste siya. Pero konti lang, kaya naman din. And depende pa rin sa inyo guys kung anong oras nyo siya gustong inumin. Pero ako kasi mas prefer ko sa umaga talaga. Nasa inyo yan, pwede rin siya gabi, tanghali. O basta sa inyo, pwede rin siya sa mga dessert, ganun. Pwede siyang ihalo sa, yun, sa milk tea, ganun, kung gusto nyo. Ako minsan nga sa sopas eh, nahalo ko. Basta may liquid, ganun, pwede yun. And umabot siya sa akin ng 1 month mahigit na. Hindi ko alam kung mali yung ano ko, yung pag-scoop. Pero okay na yun, parang nakatipid, diba? Kasi sabi nila, 1 month lang daw to tatagal. So, paubos na rin siya. Konti na lang eh. Konti na lang yung laman nito. Gusto ko mag-try naman ng iba. Comment nga kayo guys kung anong mas maganda na collagen. Mas maganda yung affordable, diba? Pero parang gusto ko i-try ano eh, yung mga chewable, gano'n naman. Para mai-review ko rin dito sa channel ko. And punta na tayo guys sa kung ano naging effect nga nito sa akin. Maganda siya, nagustuhan ko siya. Kasi effective siya para sa akin ah. Hindi ko alam kung ganun din magiging epekto nito sa inyo. Mas maganda i-try nyo para makita nyo kung ano din yung effect ninyo sa katawan ninyo, diba? Kasi sa akin ano eh, wala yung nasusuka ako, ganun. Kasi yung iba daw nasusuka, tapos nahihilo. Ayun, wala naman akong ganun. Kasi may napanood ako na sabi nahihilo daw siya dito. And buti naman at wala sa akin. Tapos ano, yun nga, effective siya. Tapos one time, may araw na hindi ko siya ininom. Sinadya ko talaga. Tapos pagkagising ko, parang hindi maganda yung skin ko talaga. Kaya mas maganda talaga na araw-araw siya para maintain din yung pag-effect nito sa katawan natin. And guys, ang collagen pala ay hindi nakakaputi ah. Kasi baka isipin niyo na may collagen tas placenta. Pero sabi nila, yung iba na pumuti daw sila dito. Pero ang collagen ay hindi po talaga siya nakakaputi. And guys, nung nag-take ako nito, napansin ko na hindi na gaanong dry yung skin ko. Hindi kagaya dati kasi sobrang dry talaga ako eh. Lalo na yung sa mga ginagamit ko rin na sabon, na mga lightening soap, ganun. Ngayon, nagka-moisture naman kahit papano, diba? Kaya mas maganda na araw-arawin natin para maging effective talaga siya. And yun guys, wala naman akong hindi nagustuhan dito kasi effective naman siya. Para sa akin na effective siya. Try nyo din para makita nyo yung result sa inyo. Siguro ang ayaw ko lang yung wala siyang scoop, yun. Pagpaprovide ka pa ng scoop mo, ayun nga sa akin, spoon lang nasa loob. And isa pa sa maganda dito, yung hindi ka iinom ng umaga, tanghali, gabi. May mga ganong kasing capsule, di ba? Pati mga tablet na minsan naabot ka ng 6 to 9 capsules. May mga ganon eh. Na ano, eh syempre minsan, di ba, makakalimutan mo maka-take noon. Ito, maganda kasi ihalo mo lang naman siya sa drinks mo. And guys, kung itatanong niyo ako kung i-recommend ko ba, oo, yes. Kasi sa akin na, naging effective siya, tsaka wala masyado akong hindi nagustuhan sa kanya. And yun lang guys, thank you for watching. Sana may na-share naman ako sa inyo. See you next video!